pala siya ng videoke. Oo. Ganun siya kalupit na na Lodi. So shoutout sa iyo, Burrito. At syempre kay Mr. Midnight na nanonood ngayon. Boss Midnight, idol ka namin. Tatang yan. Yan. Lagi ka pong mag-iingat dyan. Ayan. Shoutout guys sa inyo lahat. Tayo nagbabalik para sa ating laro. So makikita nyo, si Unyigo ay isang matapang na mamamayang Pilipino dahil talaga namang pwede siyang magbitaw ng magbitaw ng ganyan. Yep. Very well. Best of three. Best of five ang ating series. So, game number one, pwedeng shrug off ng Team Philippines. Ayun! Seems like though, yung back shots still a problem in the game ngayon. Tignan natin kung magiging effective talaga yung Valir kasi this is a theory. At syempre, ayun, oo. Theory crafted at hindi niya tatantanan. Oo. Lagi lang siyang tututok dito kay Super Ken at saka kay Vin. Pero tinan nyo naman, kaka-free hit niya, guys. Okay lang kasi kahit makill siya dito eh. Oo. Kasi, ano naman siya, post 5 talaga siya. Yes. Init na yung magiging burst nung Valir. Hindi niya kailangan na mag-level 4 agad kasi anti-crowd control lang din naman yung ultimate niya. Kaya dito ka lang makakita ng matapang talaga. Yep. Na, ay, takot lang! Ayun lang! But hinabol and first blood makapunta kay Sorizo. Medyo crucial yan, ha? Sobrang crucial doon. That's a kill doon sa kanilang XP laner. At pa 2 minutes na rin, sabihin magkaroon na ng turtle. I'm not entirely sure kung aabot siya sa kanyang level 4. Mukhang hindi. Kasi ang gagawin na dito ni Grok, i-clear na niya yung lane at aabantihan na niya. Siguro magiging crucial dito si Mr. Unyigo. Ang maganda sa isang Valir kasi, kahit level 3, masakit siya sa turtle fights. Oo, kasi patong-patong yun, guys. Ayan, makikita natin yung first blood kanina sa instant replay. At meron mga nakatago dito, ha. Biglang mawawala sa mapa si Kuya Ben. So, napakaganda secure kill para sa inang Pilipinas at marireset yung ating turtle. Maganda yung ginawa ni Sorizo dito. Ang ganda ng XP lane grok talaga. Oo, maganda. Pero, mas malupit yung ginawa doon ni Unyigo. Tinulak niya yung minute papunta sa kanya mga kalaban. All the while, ito naman sa top lane, wala lang yan. Pagalingan lang silang dalawa dyan. Oh, pagalingan silang tumutok sa minion. Mamaya pa po yan, guys. Makikita nyo pa yung mga blazing dude if ever. Pero may iwan din sa may meta lane. Makukuha ni Super Ken yung turtle objective. At meron pa nga knock up na makukuha doon. Pero Prazer's Wrath gagamitin sa Sion with a kill. Habang Sorizo hahabulin yung tatlong players. Meron pero yung airstrike para kay Arcangel. 2-4-1 trade. Pero ang turtle mapupunta sa Indonesia. For some reason, makapit talaga ang Indonesia dito sa kanilang turtle. We can see once again through the replay. And naipit na nga dito. But then again, I guess yung reason kung bakit siya nanalo talaga ng one-sided dahil sa ginawa si Rizzo ulit. At Grok ultimate, di pa nga siya nag-flicker nun eh. Nung moment na yun, no? At that moment specifically, hindi talaga siya 50-50. It actually favored yung Indonesia dun sa mausapang turtle. But fortunately para sa Philippines, nakuha pa sila ng isang kill. That might not be the best kill at all, pero still, kill ang isang kill. Gold pa rin yan sa stages. Ayun ako, sa may bottom lane, para nakita natin ito kanina, pero Philippines ang nakagawa nun. Pero Karen's still alive. Kailangan niya mag-clear na minion wave at nandito na si Arcangel. So parang focus naman sila ngayon kay Kanan. So medyo ano muna to, guys. Hindi pa natin talaga masabi pero nakakapag double laning naman na yung Beatrix ng Indonesia. Papayamanin nila ng sobra itong si Sakin. So far itong si Rikitiano parang hindi pa niya kaya mag double lane compare dito sa ating Beatrix. Kasi naman may dalawang bodyguards. Itong si Novaria tsaka itong Minotaur. Legit na ano, guys. Legit na bodyguard kasi meron ka ng ay, dadaan na. Lalagay yung red carpet. Tapos maghihil-hihil lang. Exactly. Basta-basta. Yung kanaganaan sa, ano guys, sa Novaria, okay lang kahit malayo siya eh. Magbibitaw lang siya ng skill. Ang lawak ng range. So, definitely, Indonesia ngayon, sila ang lumalamang. And we have another turtle objective. Take note na kanina, yung tatlo ay napunta sa Indonesia. At ang play yata nila, babawasan muna ng boy si Canon. Yes, exactly. Yun yung gusto ko sabihin dito with the poke. Buti na lang, na-dodge ni Canon yung isang plato. So, nakagalaw siya ng konti. Hindi na na-reset yung pulldown ng plato dito ni Super Ken onto him. But then again, Team Philippines will try to go for the 50-50 once again. Naku, parang nga napanood na natin to kanina ng first turtle. Meron pang gamit doon. Pero Super Ken again with a retribution. Kuhang-kuha ang turtle.
At dahil doon, may iwan pa nga yata siya. Free doon sa Barangay si Moreno. Si Karan dito mawala ng buhay pero napakakunat lang din naman. Hinarangan ang Fraser's Rat para kay Saison. Hindi pwedeng makuha yung turtle na walang bawi. Yep, good play from Indonesia. Ginamit agad nila yung kanilang Minot Fury. Hindi pa ano, hindi pa mismong turtle, hindi pa retreat threshold yun ha. Inabantayan na nila kasi alam nila na si Saison masyado malayo. So kapag in-stun na nila nung moment na yun, hindi na siya abot dun sa may retry. So they're really good at controlling their retribution para sa Rafi Indonesia. However, dahil nga nag-commit na sila nung kanilang mga team fighting tools para lang hindi papasokin na si Saison, nung moment na nahanap na nila yung opening sa backsha, wala na silang pang-save dun sa kanilang backsha. Kaya umalis, kaya hinayaan na lang din nila. Kaya hindi na rin humabol pa yung mga players ng Indonesia. So, halo to ng lamig at init na na-game, guys. Kasi parang nag-aanulahan muna, nag-aabahan yung mga players natin. Pero Inigo, ginamit na ang ultimate niya. At mukhang hindi na yata makakatakas. Sakto-sakto! Grabe! Sakin! Sabi dito ni Sakin, pero Blazing Dude, gagamitin na Rikit Yano. Wala pang damage dahil 6 minutes pa lang din naman. Pero oh my God! Para kay Sorizo. Galing sa hindi natin malaman na lugar pero hindi na patatakasin pa Argang El with a kill. At mukhang ang Indonesia ngayon makakasira pang Nantore doon sa may top lane. Ang aga ginamit ni Onyigo yung kanyang ultimate, so hindi niya na-refresh yung stun or natanggal yung stun. Which meant na pagdating sa kanya ni Super Ken, tinaman siya ng sniper agad. The burst was so much. And of course, yung kill kay Rikitiano, yun talaga yung pinaka masaya ang Team Indonesia. We can see it once again. Ito si Onyigo, nag-ulti na siya bago pa siya ma-stun. Then of course, na-stun na siya afterwards. Yan lang kadali. And then, tinamaan pa ng isang sphere itong si Rikitiano. And then, naubos pa yung shield niya. And of course, kahit naman 75% HP yun, kaya-kayang i-one-shot ng isang Grok. Solid yun. Solid para kay Sorizo. At makakita na tayo ngayon ng changing ng lanes, switching ng lanes para sa side ng Indonesia. Panibagong turtle objectives. Arcangel ang target nila. Mabili na mag-wings by mix. Kaya naman, yung ating turtle mapupunta sa Pilipinas. Merong thought with energy eruption. Rikitiano, fleet lang din. Pero siya target nila Sorizo. Same with players of Indonesia. Blazing to win. Sama mo na rin ang pag-dynamic wave. Super Ken na napakakunat pero hindi pa rin sapat. And he is gonna be down. Pero bottom lane, mayroong free hit kay sa akin. Yep. Parang may trade, lagi may trade ah. Oh, magaling mag-trade ito ng Indonesia. Pero still, again, this is happening to be an even game. Maganda lang siyempre yung para sa side ng Team Indonesia kasi nakadalawang turtle sila and they were able to push a turret. Pero hindi pa to ibig sabihin na out na agad yung Team Philippines. In fact, pag tinignan natin yung gold, masaya naman sila. Rikitiano, still nakakabawi naman. Yung levels ang kailangan natin pag-usapan dito. Level 10 si Saison, level 10 din naman si Super Ken. But eventually, kapag naiwan dito yung jungler na isa, kung sino man yung jungler na yun, mahirapan sila mag-take ng first turn natin, which is coming in 60 seconds. Ah, kasi yung sa retribution, yung damage ng retribution, no? So, ano ngayon, ah? Top lane natin, merong aggression na ibibigay at uunahin ng Pilipinas na makapag-clear. Kailangan nalang pumantay dito ng push. So, hindi din talaga tinatapatan ni Rikitiano yung Beatrix ng Indonesia. Kasi alam nila lamang eh. Ayan, si Saken. Uy! Si Canon parang malakanon ball. Canon moment sa may bottom lane. Like wrecking ball. Nakakuha siya ng napaka-importante kill. At kay ano pa yun ha? Sa isang gold laner. Ang nakakagulat dito is meron pa siyang flicker na kinamit pero nayataps pa rin siya. Of course, may flicker din naman dun si Teresa. So, ito yung biglang malaking change para sa Team Philippines. True! Nahanap agad nila yung pinaka-importanting target and pwede sila mag-push dun sa may bottom lane. Unless may depensa. Tatlo na ng Indonesia. Oo, dalawang bouncer. Tapos merong isang nasa gitna. And Novaria pwede mag-free hit. Novaria dito ay magkakaroon ng isang magandang pagkakashoot. Binato ng Planeta and Moreno with a kill. Hindi na sapat yung Feather Airstrike doon ni Arcangel. Pero sa may bottom lane, si Onyigo. Kaya ba? Ang ating firebender na mala airbender. But still alive. Dito si Vin. Sayang hindi umabot yung Searing Torrent. Yung second skin niya yung tulak. Hindi siya kumonekta. That's why reason kung bakit naboy din si Vin. And of course, makulat ko na din naman ang isang Minotaur anyways. Kompleto ha. Kompleto yung mga players dito. Oh, super ka again with the retribution. Saktong-sakto. Tapos sabi nila, kanina pa kasi na nangyayari na after. Second time around. Aray. Second time around para kay Saken. Sakto kay
kay Onyigo, kayo na sa top lane. Ngayon naman after ng third lane, pero middle lane ang bawi ng Pilipinas. Oy, hindi pa tapos. Meron penalty zone. Cannon with the kill. Sabi ng Philippines, okay lang. Okay lang kahit makuha nila yung Lord. Kailangan natin umabante. Kailangan natin maging aggressive. Kailangan natin pantayin. Yep, hindi man niya na-secure yung Lord dun sa 50-50 nila nung back siya. Mahalaga ay nakuha naman niya yung magandang setup na yun. And of course, Team Philippines are able to get the turret. So, makapag-defend lang din sila. You still have the Valir to defend that top lane. But now, sa Sword Storm, hindi pala! Naku, nawala bigla. Parang, oh my God! Oh my G! Dalawa yun. At tapos masasalipan niya kanon yung damage. Kaya naman buhay pa rin dito si Saison. At mukhang pagpapawisan muna ngayon ang mga players na Indonesia. Kasi regardless, hindi nila nagamit yung Lord na nakuha nila kanina. At Philippines ngayon lamang pagdating sa gold. Very much commendable mga sa Team Philippines. After nga nung makakuha ng Lord yung Team Indonesia, bigla natalo sila when it comes to heroes. Napitan sila eventually. At nabasagan sila ng dalawang tore. At na-depends out by Lord. So overall, sobrang good ito para sa Team Philippines. They might have lost yung mga crucial objectives na yun, pero mas maganda yung turnout ng mapa. Yung macroeconomics dito ng Philippines way better than Indonesia. Tatlong ato. Ilala na isa may middle lane. Buhay pa pala yung middle lane ng Philippines. So kapit lang sa mga cellphone at taas ang kamay para sa energy ball dahil yung next na Lord teamfight for sure ay magiging magtugo. But commendable din dito talaga si Arcangel kasi 207 hindi pa rin siya nakukuha at hindi nakikita, pero nakita na si Super Ken. Ligo muna ulit mga players dahil delikado. Sayang naman yung kanilang pag-a-advance na na minion kapag ka nahabol ka sa dak. Arcangel now, meron ng Divine Glaive. Masakit-sakit na rin yung damage output niya at 12 minutes in. May nahuli sila ito, which is probably gonna be Super Ken. Kaso ang dami din naman ni... Na-reveal. Na-revealing area. Dito yung mga tropa kung Philippines tapos Pretty na si Rikitiano. Naka-steady pa rin, naka-abang yung Blazing Duet, pero meron minuos Fury. Ako, nabaliktad pa nga! Ginamit na dito yung Blazing Duet, tapos Rikitiano na si Sakin na target niya. Sakin na Sakin, Arcangel ay makakakuha ng kill na yun at make it a double kill para dito kay Saison. Habang yung middle lane, diretso lang muna sa objectives at Pilipinas. Magingay, dahil sila na ngayon ang lamang. Oh, what a play from Rikitiano. At maganda rin yung itemization niya. This is totally unexpected para sa Indonesia na may Wind of Nature siya na priority. At nung napansin niya na nagamit na yung Minowan Fury, dalawang, pati yung first kill, di ba, pag napag Minowan Fury ka, para parang may, technically may first kill ka pa na may knock-up. After nun, na-overcommit na nga ng side ng Indonesia, including yung Wild Charge, nagkaroon na siya ng free pass. Biglang green light na, pwede ka nang lumipat ngayon, Rikitiano. And that's exactly what he did. Gamit yung kanyang Wind of Nature, nahanap niya doon si Beatrix, and even after the flicker, nahabol pa rin ni Rikitiano because of the Electro Flash at syempre yung kanyang Blazing Duel. Lahat na nang pwedeng gamitin, kaya naman isang malakas makikita natin na makukuha ng Pilipinas. Yung Lord habang may penalty zone para dito kay Cannon. This time around, meron din taunt with an energy eruption. Cannon with a kill. At si Vin dito hindi na patatakasin pa. Gagamitin yung kanyang knock-up skill pero unstoppable na si Saison para sa ating laro at kakatok sa may middle lane yung Lord. 25 seconds bago mabuhay si Vin. 21 naman para kay Super Ken. Madedepensahan ba nila to? Ayan ay Lord. Okay, nakaabang tatlong players. Nakaabang din si Cannon. Meron siya dito ng penalty zone. Walang pipigil sa kanya. Ginamit ang penalty zone. Mawala si Sorriso dito para madedepensahan by Lord. Habang free hit lang doon sa tore. Pero mawawala na minion. Oh, pwede na! Three-free to sinasabi natin. And it is 1-1. Game 2. Pilipinas ang magwawagi. Yeah, way better team fighting compared to sa game number 1. This time, mas well-coordinated sila. And it actually took just one mistake mula dun sa side ng Indonesia na